Alright guys, welcome to the vlog, and right now guys, quick update muna tayo kay CryptoBlades. Marami na nag-aabang ngayon kung pwede na bang pumalo, so i-check natin siya ngayon. Okay guys, wala naman ako masyadong i-update ngayon. Kasi right now, nakita ko kasi diba, lumabas na yung raid. And nakita ko sa mga balibalita, hindi siya worth it mag-raid ngayon. So, hindi ako sumasama sa raid ngayon. Tanging skill natin sa yung BNB rin kung hindi naman ganun kagandahan. Hindi ko lang sure ngayon kung meron pa rin nagre-raid. Pero i-check pa rin natin kung ano yung pinaka-update natin dito. Okay, bago tayo pumunta kung magkano nga ba ang paluan ngayon, pumunta muna tayo dito sa Discord channel. And sabi ni Coach dito, noong September 5th, bought back 1,500 skill from our largest investor for $150 each. Okay, so $150 each, stocking up on our reward pool to get ready for the launch of some multi-chain and rewards pool initiatives. So maganda to. So guys, gagamitin nila yung 1,500 skill para sa multi-chain. Itong multi-chain na to guys, para to sa gasolina natin. Diba, sa BSC tayo ngayon, sa MetaMask BSC. Pero kasi diba, mas mababa yung gas fee sa Polygon yata or other sites. So ito yung multi-chain. Mas magiging mas matipid tayo sa gasolina ngayon pag nag-multi-chain tayo. At syempre magkakaroon din tayo ng rewards pool initiatives. So tignan natin to. So, para sa akin guys, very good thing. Magagalaw to. Kaya lang guys, ito nga lang. Kung magiging critical thinker ka dito, bakit niya binili ng $150 each yung isang skill? So parang lumalabas guys, 1,500 skill yung binili niya. Tapos $150 each. So lumalabas, gumastos sila guys ng $225,000 yan. Yung September 5 guys, ang presyo ng isang skill is nasa $30 lang. Nagtataka lang ako, bakit bibilhin mo siya ng $150? Eh yung presyo lang ngayon is nasa $30 lang. So sana, for example, sa $150, tapos 1,500 skill lang yung nabili nila. So naglabas sila ng pera ng 225,000, kung i-divide natin to ng $30 lang sana dapat 'yon. 'Di ba? At least, 'di ba may 7,500 skill ka pang nabili, tama ba? 75 times 30. Oh, ganun din yung ginastos nila. Sana dapat 7,500 skill pa yung nabili nila. Ang naisip ko dito guys, ayaw nilang sumama yung loob ng largest investor nila. Malamang sa malamang guys, yung largest investor nila, binili yung skill na yon. Maraming skill siyang binili at $150. Tignan natin to guys ha. So, magkano nga ba yung presyuhan ngayon? So, ngayon ang presyo na ngayon is 1953. So, USD to guys ha. Dollars ang pag-usapan natin. At ito yung naging chart niya. So, ang naiisip ko kasi dito, ito yung pinaka-peak ng presyo ni skill. So, nag-178 USD siya. $178 siya. Yan yung pinaka-mataas niyang presyo. And ang naiisip ko guys, yung largest investor na yan, pumasok yan bago mag-$178. Siguro pumasok siya ng $150 lang yung presyo. Siyempre, nung bumili siya ng malakihang skill, tumaas yung presyo. Nag-pump siya. Kataas ng 170. Kaya yun yung naiisip ko. Parang binalik lang nila yung pera ng investor na yun. Kasi naiisip ko, bakit mo bibilhin yun ng 150 lang? Eh, ang presyo ngayon is, nung time na yun, $30 lang ang presyo ng skill. Palugi. Parang nalugi pa sila dun. So, ibig sabihin guys, binili nila yung skill na yun dun sa presyo siguro nung binili nung investor na yun. For example, bumili siya ng 1,000 or 10,000 skill. Binalik niya yung 1,500 sa presyong kinuha niya. So parang nag-break even lang siya. Kaya kayo guys, anong naiisip nyo? Bakit nila binili ito ng $150? Eh dapat bilhin lang nila ito ng $30 kung gusto nilang malagyan yung rewards pool natin. Kasi di ba overpriced eh. Times 5 yung presyo niya. So yun yung nakikita kong dahilan. Siguro para at least hindi mag-back out yung investor nila kasi largest investor yun eh. So at least kahit pa paano bumalik man lang, yung maliit na portion na yun, maibalik nila sa kanila para hindi mag-back out yung investor nila. Pero hindi pa natin alam guys ha. Ito lang guys ha, nag-iisip lang ako ng ibang mga senaryo kung ano yung pwede natin mangyari. So, dapat marunong tayo umintindi ng mga nangyayari dito. And also yung graph din natin. So ganun ko siya nakikita. So pero
kung gagalaw man ito, sana gumalaw na kasi syempre, 'di ba? Maraming tao 'yung nag-aantay dito kasi habang patagal lang patagal na walang nangyayari kay Crypto Blades, marami din 'yung tao na hindi na naglalaro nitong game na 'to at nawawalan na rin ng pag-asa. So sayang naman 'yun. Habang pinapatagal nilang lagyan 'yung pera ng rewards pool, eh sila din yung mas kawawa dito. Okay, i-check naman natin kung magkano nga ba ang isang palo ngayon. So pag-check natin siya ngayon, pumunta tayo dito guys ha, sa cbtracker.cwsdev.net. Ilalagay natin siya dito. Huwag na tayong pumalo, sayang kasi yung BNB eh. Kung gusto mo magkano yung rewards natin, i-check na agad natin dito. So check natin yung combat simulator natin. Kuha tayo ng character, yung level 31 ko. Level 3 na ating weapon. Tapos kahit yung 20 stamina na or 200 stamina na, saka tayo mag-run. Okay, so right now, ito yung rewards na makukuha natin. 0.006. So, i-check natin kay CoinGecko. Gawin natin tong PHP. Dating ko na lang to. Skill to PHP. Para mas maintindihan natin at mas apples to apples tayo. Uy, bumaba pa ngayon. So, lumalabas guys, nasa 5 pesos and 91 cents. So, sabihin natin 6 pesos na. Talo pa rin tayo dito. Kasi magkano din yung gas. Kasi yung BNB natin ngayon, magkano? So, sa BNB natin, 20K. So, sa 0.20K, nasa 12 pesos din ng isang palo natin. So, talo pa rin tayo ng 7 pesos dito. So medyo malaki-laki pa rin. 7 or 9 pesos ang talo natin dito. Para at least sa mga nagtatanong din, ganito yung gawin ninyo. Kasi para at least hindi na kayo nagsusunog ng BNB, ng gasolina nyo. Sayang kasi, di ba? For example, sa 40 stamina naman, check natin, 0.04 lang ang kanyang makukuha. Magkano lang yan sa peso. 4 pesos lang yan. Tapos magkano isang palo? Ang 12, 14 pesos. So, ganun siya. So, negative pa rin tayo ng 9 pesos. 7 to 9 pesos. So, yun. Yun yung pinaka-update natin ngayon kay CryptoBlades. So, wait pa rin tayo ngayon sa announcement nila. Siyempre, di ba? Tignan natin yung mangyayari sa multi-chain tsaka dito sa rewards pool initiatives nila. Mukhang fighting naman sila. Yung mga devs naman dito, si Cloge, mukhang fighting naman sila. Kasi syempre, sinabi nga nila, di ba, pangalan daw nila yung itataya nila dito. Pero yun nga lang, habang patagal ng patagal, mas nagiging negative effect sa kanila yun. Pag walang nangyayari dito, mas nababawasan yung naglalaro ng Crypto Blades and also mas nababawasan yung naniniwala dito sa game na to. So, time is not on their side. Sinabi nga natin. Pero at least, pag makita tayo ng mga initiative nila, may movement and progress naman sa mga ginagawa nila, at least, that's a good sign pa rin na lumalaban itong game na. So yun lang guys, no? Quick update lang tayo kay CryptoBlades. And if you're to my channel, please hit the subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sweet deals. And kung nag-enjoy ka sa video na to, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs in other stores and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin niyo at makatulong ko sa iyo. Again guys, keep safe, God bless, and see you in the next video.